So ayun guys, welcome sa ating first ever episode ng ating pakimpalak. Manonood kayo ngayon ng ating unboxing and reviewing ng GigaWear K880. Nakita ko yung posting niya, meron siya both sa Lazada and sa Shopee. Ang price niya ay 850, pero alam ko meron ng iba dyan na diba meron silang GigaWear K28, K29, K30 na mayroong 87 keys, pero iba to pare. Meron itong 104 keys, complete yan lang. Oh my god, wow! Okay lang ito sa akin para kasi madalas ako mag-encode. So, let's get it on! Magandang umaga mga tropa. So now we are unboxing our brand new GigaWear K880 na nabili ko sa Shopee. Kakadating lang to guys, nabili ko siya for 849 pesos pare. Oh my god! Saan natin siya para na-unbox? Oh my god, wow, nakita nyo naman. Normal na packaging, syempre. Kabalik siya na. Something like this. Oh my god, wow! See that man? Unfortunately, mukhang wala siyang kasamang patanggal ng keycaps. Kita nyo ba guys? Yan siya, hindi pa siya nakasaksak. Pakinggan natin ang tunog. Let's go. Tatanggal din natin yung caps niya. Tingnan natin kung mahirap. Madali lang actually. Hindi na kailangan ng pantanggal. Ayan o. Tingnan natin ang tatak mo. Mechanical keys niya. Kita ba? Hindi kita syempre, so sasabihin ko lang sa inyo ang tatak niya ay bat. Ito bat panike, my god, wow. So ayan yung finish niya. Plastic yung mga keycap syempre, tapos plastic din to pati yung likod. Meron siyang mga stopper, rubber stopper on for corners. Meron din siyang pang stand. Tapos meron sa mga Chinese na instructions here. At meron din siyang regular na ano. Regular. So, mamaya sasaksak ito. Testing natin. Yun na nga po, ano? Oh my god, wow! Napakaganda ng ating keyboard. White, orange, green, light blue, pink, and another orange. Orange lang sa mata ko yan, sorry sa mga gusto kung ano man yan, orange yan. Hindi yan red. Red, orange, sige. So, may included na instruction manual doon sa box, which is written in Chinese. Wow! Basic sa atin yan. Easy lang yan. Chinese, marunong mo tayo magbasa niyan. Marunong tayo maintain niya. Siyempre, joke lang. Hindi, ito yun. Masulat sa kanyang ibaba ay ano yan, function insert. Tapos function window, may function up and down. So, hindi natin siya naiintindihan. So, itry na lang natin siya. We'll be right back.
sa tayo sa function insert. Function up and down naman tayo siguro. Ano to eh? Sige, try natin. Function down. Oh, wow. My God, nice. Nagaan siya, nagdi-ding siya, tapos nag lumalakas yung ilaw niya. Ito mo ha, pinakamalakas. Sumunod. Number 2, 0. So may apat na intensity yung light niya. Ngayon dito naman sa left and right, feeling ko ano tayo, speed to eh. So ibigay natin, lagay natin sa glow, tapos lakasan natin ilaw. Tapos try natin yung right. Ayan, bumilis yung glow niya. Left. Ayan, mabagal na siya. Slow rock. Okay, okay. Let's go. Tapos kung mapapansin nyo, ito lang yung indicator niya ng numb lock. Tapos scroll lock. Tapos, syempre, caps lock. Ayan, medyo simple lang siya. Pero okay na din kasi considering na 850 pesos the keyboard, tapos complete option na 104 keys. Ito good na gumawa. So yun na guys, try natin ang ating best para humanap ng translation dito sa instructions ko to, which is wala akong nakita. Siyempre, napakahirap yung translation ito. Binamit ako pa sa Google Translate. Wala silang magawang matindi dito. Napaka-hirap yung translate ang mga lingwahe ng Google. Hindi kaya ito. Ano ito eh? Asian Aztec. Ano ito? Ngayon, kung sino pa na iba pang reviews at mga gameplay, subscribe lang kayo at mag-like sa aking video. Let's go! Conejo Gaming. Stay tuned for the next episode. Let's go.